bago, dapat may babad talaga siya ng, sa loob ng 6 na oras. Yo, mga kapusanggala. Magandang araw. Meron akong ibabahagi dito sa gagawin kong vlog ngayon. Kung paano gumawa ng toge o gamit ang munggo. So, una, ang kailangan natin dito ay kailangan natin dito ng timba. O, ito ang timba. Ayan. Ayan, ito ang timba na gagamitin natin. Okay? Kung mapapansin mo, ayan, meron na tayong ginawa ng butas. Mamaya i-explain natin niya kasi step by step tayo na ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng toge. Ayan. Sunod dito, mga kapusanggala, no? Ang gagamitin natin ay gagamit din tayo ng tela. Itong tela, ayan, itong tela na to ay ilalagay natin sa ibabaw ito ng ano, ng munggo mamaya. Yun nga, sabi ko nga, ilalagay ko natin sa step by step. So, ayan. And next na kailangan natin is yung tubig. Ito yung tubig. Ayan. Tubig. Kasi syempre, kailangan natin yung tubig na to para ito yung gagamitin natin pang dilig araw-araw. Uras-uras, I mean. Sorry. Para... Kasi ang tubig lang naman ang pagpapaandito para maging ganap siyang toge. Ayan. Sunod ay ang syempre ang pinaka-importante kasi hindi magagawa ang toge pag wala ang munggo. Ayan. Konting-kunti lang siya, no? Kasi ito lang yung ano ko ngayon. Pero nakababad na kasi siya ngayon. Ang munggo natin dapat ay ang munggo dapat may babad talaga siya ng, sa loob ng 6 na oras. Natatalakayin din natin yung mesa step by step. So, ayun. Ayun nga. Unang gagawin natin, mga kapusanggala, sa timba natin, kung mapansin nyo, kanina pinakita ko. Ayan, may butas-butas siya. Kailangan natin siyang bubutasan, no? Kailangan natin siyang gawa ng butas para nang sa ganun, yung tubig, matatapon, madedrain din siya. Yung pagka diniligan natin yung yung munggo na gagawin natin toge ay tatapon ang tubig, hindi siya mag-stuck yan. Kasi kung mag-stuck yan, malulunod siya. So, hindi siya magiging successful ang gagawin natin. Sunod, ibabad natin ang munggo ng 6 na oras hanggang na siya ay umalsa. Kasi ang kailangan natin yan, ibabad siya ng hanggang ganung katagal na oras, no? Na 6 na oras para nang sa ganun. Yun nga, pag nilagay natin siya sa loob ng timba, doon sa ating may mga butas-butas, doon sa loob ng butas-butas na timba, para mabilis na siyang ano. Kasi pag hindi mo siya ibabad, matagal ang proseso. Kailangan talaga siya, ibabad siya ng mga almost 6 hours to 7. Pero matagal ng 7. Kahit mga 6 hours lang. So, ito ngayon, papakita ko lang yung munggo na ibinabad ko na siya ng, sa loob ng 6 na oras. Ano? Ayan. So, ayan. Nag-start na siyang umalsa. Hindi ko lang siya pangyayari. Huwag nyo nang pansinin yung pinaggamitan ko kasi ito lang yung napaglagyan ko kanina. So, ayan. Nakababad na ito ng 6 hours. Kaya pansin nyo, may mga umaalsa na siya. So, yun. Yun ang importante dyan, kailangan umalsa ang munggo bago natin ilagay yung munggo doon sa ating butas-butas na timba. Ayan. So yun, papakita ko rin sa inyo mamaya kung ano paano natin siya gagawin. Ano? So sunod natin gagawin, yun nga, ilalagay na natin siya ngayon doon sa loob ng timba na butas-butas. Okay? So ayun. Ito yung timba. Okay, ito yung timba. Ipapasok na natin ito sa loob.
So yun. Yun, pasok natin siya sa loob, no? Tapos ang gagawin lang natin dito, nasa loob na siya. Ayan, nasa loob na siya. Ang gagawin natin dito ay ikakalat lang natin para hindi siya kumpul-kumpul, no? Kalat lang natin ito dito. Kailangan lang natin siyang ikalat, no? Para pag tumubo na yung ating munggo, hindi siya kumpul-kumpul. Kailangan na-spread out lang natin. Sunod natin gagawin mga kapusang gala, no? Ay ayan. Lalagyan natin siya na ngayon ng tela. Lalagyan natin siya ng tela. Itong tela na to, ha? Itong tela na to, nilalagay ito sa ibabaw. O pag nilagay na natin ito sa ibabaw, hindi na natin siya tatanggal-tanggalin, ano? Hindi na natin siya tatanggal-tanggalin dito. Baga hanggang sa tumubo na siya, nandito lang siya. Nandito lang siya sa ano, nandito lang siya sa ibabaw na to. So, ayan. Yung tela na ito, mga kapusang gala, no? Ang tela na yan, ay kusa yung aangat yan. Habang tumatakbo ang oras, ang araw, kusa siyang tataas. Kaya hindi mo na kailangan yan tanggal-tanggalin kapag kabubuhusan natin siya ng tubig, no? Okay, ganun lang po siya, no, mga kapatid, mga kapusang gala. Ngayon, ang sunod na ano niya, okay, dapat hindi siya sisingaw, no? Hindi siya sisingaw, kaya yun ang purpose ng tela. Yan, ganun lang siya, nakatakip lang talaga siya sa iba, ano, sa ibabaw lang. Okay, tapos ang susunod, yun nga, ang proseso ng pag-ano nito, ng pagdidilig, ang pag-ano nito para lang sa ganun, maging successful talaga yung gagawin natin na paggawa ng toge, ay kailangan lang natin dito, mga kapusang gala, no, ay oras-oras natin siyang didiligan, no, para yun ang ano, para pinakamabilis na paraan yun, pinakamabilis yun, oras-oras natin siyang didiligan ng tubig. Okay, ngayon dapat dapat oras-oras siya para mabilis siyang tumubo. Kasi kung hindi mo siya oras-oras bubuhusan ng tubig, ay iinit 'yon. Syempre pag mainit 'yon, malulusaw ang munggo natin. Syempre imbis na lumaki, maging toge na siya, nalusaw na. Kaya dapat ayun ang mahalaga, kailangan natin dito talaga lagi yung tubig. Buhusan siya lagi ng tubig bawat oras. Oras-oras talaga sa mga kapusang gala. No? 'Yon ang yun ang dapat natin tandaan, yung buhusan natin sa oras-oras. Maari nga, maya't maya eh. Tapos, yun nga. So, ito. Hanggang dito na muna yung gagawin nating vlog, no? Kasi mag-aantay tayo dito ng 2 araw. So, yun. Napanood nyo yung ginawa kong isa-isa kung ano ang gagawin natin para gumawa ng toge. So maghihintay tayo ng 2 araw pa para maging masakap pa para natin yung ating ginagawang experiment para magkaroon tayo ng toge. So yun, abangan nyo yung ating part 2 para sa pagha-harvest naman natin. Pag-harvest natin ng toge natin. So, yun. Kung nagustuhan nyo yung ano, nagustuhan nyo yung aking experiment ngayon, no? Paggawa ng toge, ay wag mo sanang kalimutan, mga kapatid, no? Kapusang gala, i-subscribe my channel at hit mo na rin yung ano, yung all notification bell para updated kayo sa lahat ng gagawin kong video. Hindi lang ito ganito, so marami pa akong gagawin video. Kaya, so subscribe na, no? Subscribe. Huwag mo na naiantay. Huwag mo lang intindihin yung ano, yung background sa ikot kasi. Yung ano ito, nandito ako sa taas ng bahay namin. Hindi pa kasi sa tapos. So dito ko siya ginawa kasi. Doon sa baba, baka madali tayo ni Lolo. May nagpapatugtog. So, yun.
Antay natin yung 2 days, no? 2 days para maging ganap siyang toge. Kaya abangan niyo kapat, abangan niyo na lang. So, ayun. Hanggang dito lang muna. Sign off muna tayo.